Ilang buwan na rin ang nakalilipas nang mauna nang ipahayag ni US President Joe Biden ang paglikas ng mga puwersang militar ng Estados Unidos mula sa pananakop sa Afghanistan. At nang mangyari na nga ito, nagulantang ang marami sa hindi inaasahan. Iniwan ng US puppet President Ghani ang kanyang pwesto at kumaripas papalabas ng bansa. Nasinunda naman ng pagmamartsa ng Taliban patungo sa naiwang bakanting pwesto ng kapangyarihan at inangkin ito ng walang nianumang signifikanteng pwersang nakapagpigil sa nasabing grupo. Maraming kababayan na naging interesado sa kaganapang ito dahil na rin sa pananatili ng mga tropang militar ng Amerika sa ating bansa. Ano nga ba ang nangyayari sa Afghanistan? Ano ang naging sanhi ng pag-alis ng US sa Afghanistan at ano nga ba ang ginawa nila doon sa mahabang panahon? At sino itong bagong gobyerno sa Afghanistan na tinatawag na Taliban? Paano ay pinapakita ng mga pangyayaring ito ang mga krimen ng imperialismo at gayon na rin ang krisis nito? Nagbabalik ang itanong mo kay Prof para sa talakayang pinakahihintay ninyo. Kasama nating muli ang Chair Emeritus ng International League of People's Struggle at Chief Political Consultant ng National Democratic Front of the Philippines. Magandang araw po sa inyo, Prof. Season. Malab na makabayang pagbati sa iyo, Professor Sara Raimundo, at sa lahat ng ating tagapakinig. Mainit ang usapan natin ngayon, Prof. Season. Gustong malaman ng ating mga tagapakinig kung ano nga ba ang nagaganap ngayon sa Afghanistan. Maaring sa simula po ay alamin muna natin ano po ba ang ibig sabihin ng Taliban. Ang Taliban ay ginagamit ng press bilang maigsing pantukoy sa Islamic Emirate of Afghanistan na siyang gobyerno ng Afghanistan mula 1996 hanggang pinatalsik noong Disyembre 2001 ng US sa agresyon nito na tinawag na War on Terror kasunod ng 9/11. Literal na ibig sabihin ng Taliban ay mga mag-aaral ng Koran o tagahanap ng liwanag ng Islam. Nagpapahiwatig ang terminong Taliban ng pagtahak sa Islamikong fundamentalismo. Noong panahon ng Cold War ng US at Unyong Soviet at noong inokupa ng sosyal-imperialistang Soviet ang Afghanistan noong dekada ng mga 1980, isinakay ng US ang pakahulugang antikomunismo sa Islamikong fundamentalismo at sa ngalan ng jihad, pinalakas ang mga mujahidin na siyang pinanggalingan ng Taliban bilang armadong puwersa sa Afghanistan. Sa lahat ng bansang Muslim, ginamit ng US ang Islamikong fundamentalismo bilang antikomunistang ideolohiya para sirain ang dating antikolonyal na nagkakaisang hanay ng mga komunista, burges na nasyonalista at modernista o makabagong Muslim. Napapabalita po na masasamang tao ang mga Taliban. Sila ay pumapatay, nanggagahasa ng kababaihang Afghan, nanununog ng mga kabahayan at establisimento at kumukuha ng mga babae at batang babae para maging asawa. Ano po ang masasabi niyo rito, Prof. Season? Sa pananaw ng pantay, ang mga kasarian o gender, totoong mapangapi, mapagsamantala, mapagdusta, mapagkait at malupit ang mga Taliban sa kababaihan. Ang pananaw ng Taliban na hindi pantay ang kababaihan sa kalalakihan, sa mga karapatang mag-aral, maghanap buhay at manungkulan sa lipunan, pamahalaan at iba pang institusyon. Abusado sa kababaihan, labis ang pagpaparusa sa kanila kung itinuring na may kasalanan, labis na mahigpit pati sa pananamit ng kababaihan. Ilang buwan na pong nababalita ang nagaganap na gera sa pagitan ng maka-US na gobyerno ng Afghanistan at Taliban. At habang nagaganap ito, nagsisimula na ring lumikas ang mga tao sa Afghanistan tungo sa iba't ibang bayan. Prof. Season, ano po ba ang nagtutulak sa mga Taliban na pabagsakin ang gobyernong Afghan? Sa nakarang ilang buwan, tumindi ang labanan sa pagitan ng maka-US na gobyerno ng Afghanistan at Taliban. Bunga ito ng matagalan at matagumpay na paglaban ng Taliban sa imperialismong US at mga
aliado nito sa NATO at puppet na gobyerno na itinayo ng US sa loob ng 20 taon. Naglunsad ng opensibang Taliban dahil maliwanag ang kalagayan na panalo na sila at narinde sa gastos at casualties at demoralisado na ang US. Tiyak na magagapi ng Taliban ang puppet ng gobyerno. Bunga ng peace agreement ng US sa Taliban noong Pebrero 2020 at pag-alis ng US sa Afghanistan na inumpisahan noong Marso 2020. Umalis ang US ng walang plano para makaalis din ng mga maka-US at anti-Taliban na Afghan at mga empleyadong dayuhan ng US. Kung kaya makikita mo sa TV screen at sa mga periodiko ang desesperadong kalagayan nila, pananagutan ng US na walang balak at pabayaang US sa kanyang mga puppet na Afghan, parang naulit yung karanasan ng US at mga tagasunod niya sa panahon ng paglikas ng US mula Saigon noong 1975, alinsunod sa Paris Peace Accord ng 1973. Meron din pong nagsasabi na malaki ang papel ng gobyernong US sa pakikialam nito sa Afghanistan. 20 taon daw naghari ang US sa bansa at talagang may plano na itong umalis sa Afghanistan ngayon, darating na September 11. Ano ang opinion niyo rito, Prof. Season? Siyempre, malaki ang papel ng US at pakikialam nito sa Afghanistan. Gumawa nga ng agresyon at okupasyon sa Afghanistan ng 20 taon kasama ang mga aliado sa NATO magmula pa noong 2001, bunga ng 9/11, ginawang agresyon sa pagdadahilan na si Osama bin Laden at Al-Qaeda ay kasabwat at kinukupkup ng Taliban. Ang may tangan ng gobyerno ng Afghanistan ay Taliban magmula pa 1996 hanggang 2001. Pinatalsik ito ng US at nagtayo ng puppet na gobyerno na pinamunuan ni Hamid Karzai hanggang pinalitan ni Ashraf Ghani noong 2014. Linabanan ng Taliban ang gobyerno sa sumunod na 20 taon. Mas matagal ang agresyon at okupasyon ng US sa Afghanistan kaysa sa Vietnam. Gumastos ng higit sa $1 trilyong at malaki ang bilang ng US casualties. At napakaliwanag na walang pag-asa ang US na manalo sa kanyang agresyon. Nagpahiwatig din sa US ng kanyang mga aliado sa NATO na kalukuhan na magpilit silang manatili sa Afghanistan. Sa panahon pa ni Trump, gumawa na ang US ng peace agreement sa Taliban at nagumpisa na ang pag-alis ng mga armadong puwersa ng US mula sa Afghanistan. Sinamantala ng Taliban ang pag-atras ng US sa paggawa ng opensiba sa mga lugar na iniiwanan ng US. Nakapasok na sa sentrong bayan ang mga Taliban. Mapayapa raw nilang nakuha ang syudad ng Kabul. Tumakas na rin ang presidente ng Afghanistan na si Ashraf Ghani. Ano po ang komento niyo rito, Prof. Season? Pinabayaan na nga ba ni Ghani ang kanyang mga kababayan? Tinakasan na ni Ashraf Ghani ang kanyang palasyo at Kabul bago pa dumating ang mga armadong puwersa ng Taliban. Natakot na abutan siya ng Taliban. Nagpunta sa Uzbekistan at doon siya nagpayag na umalis na siya para maiwasan daw ang pagdanak ng dugo. Hindi naman tunay na leader ng mga mamamayang Afghan si Ashraf Ghani. Corrupt siya at puppet ng imperialismong US. Ano po ba ang aral na mapupulot ng ating mga tagapakinig sa kasaysayan ng Afghanistan, Prof. Season? Totoong ang Afghanistan ay libigan ng mga imperyo mula sa sinaunang panahon hanggang sa panahon ng kolonyal na imperyo ng Inglaterra, social imperialistang Soviet at imperialismong US. Dahil sa mapanlabang tradisyon ng mga Afghan at bulubunduking katangian ng kalupaan ng Afghanistan, malaki ang disbentahe ng nanghihimasok na puwersa.
Ang pagkatalo ng US sa Afghanistan ay palatandaan din ng malaking limitasyon at mabilis na pagbulusok ng kapangyarihan ng imperialismong US, hindi man progresibong pwersa ang Taliban pero malayong mas masama ang mga imperialistang US at NATO at mga puppet na Afghan. Maraming salamat Prof. Season sa pagtalakay at paglinaw ng mga usapin kaugnay ng kondukta ng imperialismong Estados Unidos sa Afghanistan. Nagpapaalam ako kay Professor Sir Raimundo at sa lahat ng aming tagapakinig. Hanggang sa susunod na talakayan tungkol sa mahalagang pangyayari at usapin sa ating bayan at sa daigdig. Maraming salamat po! Mahalaga ang perspektibang hatid ni Prof. Joma sa usaping ito, lalo na't kaugnay ng polisiya ng walang katapusang gera o endless wars ng imperialismong US. Mula sa anti-imperialistang suri, magagagap ang hangganan ng imperialistang polisiyang ito. Ang pananakop at panggegera na dala ng Estados Unidos sa gitnang silangan at iba pang mga rehiyon sa mundo ay walang kinalaman sa mga bansang sinasakop at mamamayang pinapatay ng gera ng US. Kundi gaya ng nabanggit, patakaran ng imperialismo ang gera. Magkakambal ang dalawa. Diniin ni Prof. Season na ang nagaganap sa Afghanistan ay hindi ang unang pagsuko mismo ng imperialismong US sa sarili itong patakaran. At may kinalaman din ito sa epekto ng gera sa mamamayan ng sinasakop na bansa. Ang kalabanin ang panggegerang ito ng US at sa proseso ay matutunghayan din ang kwalitibong panghihina ng pananaklot ng imperialismo sa mga mamamayan ng iba't ibang bansang tinadahas nito. Kalakip ang ganitong aral hinggil sa krisis na parabang walang katapusang kapangyarihan ang imperialismong US. Nabanggit din ni Prof. Season na bagamat mas masahol ang US at NATO sa Taliban, hindi rin maituturing na progresibong puwersa ang Taliban. Kung gayon, nahaharap tayong mga mamamayan na ayaw na sa gera, na ayaw na sa imperialismo sa isang mahalagang tungkulin, ang patuloy na matuto hinggil sa kondisyon at pakikibaka ng mga Afghan. Sila na halos dalawang dekada ay hindi man lang nakaranas ng kahit na anong bahid ng peking demokrasya sa malakolonya ng US tulad ng dito sa atin sa Pilipinas. Sila na walang habas na ginera, winasak ang mga tahanan, hospital, paaralan, kabuuan ng ekonomiya, pinatay ang mga bata at kababaihan. Lahat yan kagagawa ng imperialismong US. Malalim ang batayan ng mga Pilipinong nakikibaka para sa tunay na kapayapaan at demokrasya sa lupa, sahod at karapatan upang makipag-ugnayan at makipagkaisa sa mga mamamayang Afghan tungo sa pagbubuo ng malawak na nagkakaisang alyansa ng mga anti-imperialista na tatalo sa pasismo at magtatayo ng tunay na demokrasya sa buong daigdig. Ito po si Sara Raimundo, ang inyong kasamang guro at aktivista mula sa Universidad ng Pilipinas at Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Nagpapaalam ngayon hanggang sa muli dito sa Itanong Mo kay Prof.